Hindi po, magandang gabi sa ating lahat at ang aming pong ibabasa ay para po kay Boyet na matatagpuan sa Bilang, chapter 31 verses 1 to 6. Ang pakikidigma laban sa mga Midianita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ipaghiganti mo muna ang sambayan ng Israel sa mga Midianita. Pagkatapos, pamamahingahing na kita sa piling ng iyong mga yumaong ninuno. Kaya sinabi ni Moises sa mga Israelita, humanda kayo sa pakikipagdigma laban sa mga Midianita upang maigawad ang parusa ni Yahweh sa kanila. Bawat lipi ng Israel ay magpadala ng 1,000 kawal. Nagpadala nga ng 1,000 kawal ang bawat lipi, kaya takatipon sila ng 12,000 kalalakihang handang makipagdigma. Pinapunta sila ni Moises sa labanan sa pamumuno ni Pinehas na anak ng paring si Eleazar. Dala nila ang mga kagamitan sa sangtuwaryo at ang mga trompeta para magbigay hudyat, purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Bibi. Tarsotalia, amen. Ang magandang gabi po sa ating lahat at muli ako po ay mag-share sa ating daily devotion sa Numbers chapter 31 verse 7 hanggang 12. At kanilang gaganapin ang kanyang katungkulan at ang katungkulan ng buong kapisanan sa harap ng tabernakulo ng kapisanan upang isagawa ang paglilingkod sa tabernakulo. At kanilang iingatan ang lahat ng kasangkapan ng tabernakulo ng kapisanan at ang katungkulan ng mga anak ni Israel upang isagawa ang paglilingkod sa tabernakulo. At ang iyong ibibigay ang mga Levita kay Aaron at sa kanyang mga anak. Sila'y tunay na ibinigay sa kanya ng sa ganong mga anak ni Israel. At iyong ihahalal si Aaron at ang kanyang mga anak at kanilang gaganapin ang kanyang pagkasaserdote at ang taga-ibang bayan na lumapit ay papatayin. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinabi, at tungkol sa akin, narito aking kinuha ang mga Levita sa gitna ng mga anak ni Israel, sa halip ng mga panganay na nagbubukas ng bahay bata sa mga anak ni Israel, at ang mga Levita ay magiging akin. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Numbers chapter 31, verse 13 to 18. At si Moises at si Eleazar na sasardote, ang lahat ng mga prinsipe sa kapinsanan ay nagsilabas na sinalubong sila sa labas ng kapamento. At si Moises ay nag-init sa mga pinuno ng hukbo, sa mga kapitan ng libo-libo at sa mga kapitan ng daan-daan na nagsipang galing sa pakipagbaka. At sinabi ni Moises sa kanila, iniligtas ba ninyo ng buhay ang lahat ng mga babae? Narito sila ay naging sanhi sa pahay ni Balaam upang ang mga anak ni Israel ay sumalangsang laban sa Panginoon sa bagay ng Peor at kaya't nagkasalot at kapinsanan ng Panginoon. Ngayon nga ay patayin ninyo ang lahat ng mga batang lalaki, patayin ninyo ang bawat babae na sipingan na lalaki. Ngunit ang lahat ng batang babae na hindi pa nasipingan ng lalaki ay buhay ninyo upang mapasa ninyo. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang i-share ko po ngayon ay makikita sa Bilang chapter 31 verses 19 to 24. So ito po ay kay Sis Hasmin and family. Ito po ako nakasaad. Ang lahat sa inyo na nakapatay o nakahipo ng patay ay kailangan manatili sa labas ng kampo sa loob ng 7 araw. Sa ikatlo at ikapitong araw, kailangan maglinis kayo at ang inyong mga bihag. Linisin ninyo ang lahat ng damit ninyo, pati ang lahat ng kagamitang gawa sa balat o sa balahibo ng kambing o kahoy. Pagkatapos, sinabi ng paring si Eleazar sa mga sundalo na nagpunta sa labanan. Ito ang tuntunin ng kautosang ibinigay ng Panginoon kay Moises. Ang anumang bagay na hindi nasusunog gaya ng ginto, pilak, tanso, bakal, lata o tingga ay kailangan ilagay sa apoy para maging malinis ito.
Pagkatapos hugasan ito ng tubig na ginagamit sa paglilinis, ang kahit anong hindi nasusunog ay hugasan lang sa tubig na ito. Sa ikapitong araw, kailangan labhan ninyo ang inyong mga damit at ituturin na kayong malinis at makapasok na kayo sa kampo. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa bilang chapter 31 verses 30 to 35. Ito po ang nakasaad. Mula sa parte ng mga Israelita, magbukod ka ng isa sa bawat 50 kabihag, tao man o baka, asno, tupa, kambing o iba pang mga hayop. Ibigay ito sa mga Levita na siyang responsable sa pangalaga sa tulda ng Panginoon. Kaya ginawa ni Moises at ng paring si Eleazar ang iniutos ng Panginoon kay Moises. Ito ang nasamsam ng mga sundalo sa digmaan. 675,000 tupa, 72,000 baka, 61,000 asno at 32,000 babaeng hindi pa nasipingan. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ng Panginoon. God bless. Gandang gabi po. Ang babasahin ko po ngayon ay Numbers chapter 31 verses 31 to 36. So Moses and Eleazar the priest did as the Lord commanded Moses. The plunder remaining from the spoils that the soldiers took was 675,000 sheep, 72,000 cattle, 61,000 donkeys, and 32,000 women who had never slept with a man. The half share of those who fought in the battle was 337,500 sheep. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang sishare ko po ngayon ay makikita sa bilang chapter 31 verses 37 to 42. Ito po ay para kay Marcos Oliveira. At ito po ang nakasulat. Ito ang kalahati ng parte ng mga sundalong nakipaglaban. 337,500 tupa na ang 672 ay ibinibigay para sa Panginoon. 36,000 baka na ang 72 ay ibibigay para sa Panginoon. 30,500 asno na ang 62 ay ibinibigay para sa Panginoon. At 16,000 dalaga na 32 ay ibinibigay para sa Panginoon. Ibinibigay ni Moises sa kay Eleazar na pari ang bahagi para sa Panginoon ayon sa iniutos sa kanya ng Panginoon. Ito ang parte ng mga Israelita na kalahati binigay ni Moises sa mga sundalong nagpaglaban. 337,500 tupa, 36,000 baka, 30,500 asno at 16,000 dalaga. Yan lang po. Maraming salamat. God bless. Magandang pagpapalang gabi po muli sa ating lahat at aming pong babasahin ay para po kay iba na matatagpuan sa bilang chapter 31 excuse po, verses 43 to 48. Sabi po rito, magkasama na po sila, pasensya na po no, ang kalahati ng samsam na kaparte ng taong bayan ay 337,500 na tupa, 36,000 na baka, at 30,500 na asno at 16,000 na babae. Mula sa kaparting ito ng bayan, kinuha ni Moises ang isa sa bawat 50 hayop o tao at ibinigay sa mga Levita na siyang nangangalaga sa tabernakulo. Ito'y ayon sa utos ni Yahweh kay Moises. At last verse, pagkatapos lumapit kay Moises ang mga pinunong kasama sa labanan. Amen. Purihin na Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Praise Lord, Talia. Amen. God bless everyone. Magandang pagpapalang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin po namin ay matatagpuan sa bilang chapter 31 verses 49 to 54. Sabi po rito, sinabi nila bilang binilang po namin ang aming mga kasamahan at isa man po'y walang namatay.
Dala po namin ang mga gintong ala sa aming, na aming nasamsam tulad ng pulseras, singsing hikaw at kuwinta, so pang ihandog kay Yahweh bilang kabayran sa aming buhay. Tinanggap ni na Moises at Elisar ang lahat ng alahas na yari sa ginto. Nang bilangin nila ang mga ito ay umabot sa 16,750 pirasong ginto. Hindi ibinigay ng mga pangkaraniwang kawalang kanilang nasamsam. Ang mga gintong alahas na tinanggap ni na Moises at Elisar mula sa mga pinuno ay dinila nila sa toldang tipanan upang magpapala sa Israel kung ano ang ginawa ni Yahweh. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Praise God, Talia. Amen po. God bless everyone.